Merhaba! I'm your nanny Amy dito sa Abu Dhabi. So today ay maglalabas ako ng alaga kong aso na si Daisy. So ito nga pala yung alaga ko. So isa sa aking job responsibility dito as a nanny or a household worker ay yung pag-aalaga ng aso. So nilalabas ko siya 3 times a day. So papakainin ko din siya sa umaga at saka sa gabi. So, ayan, kailangan mo siyang ilabas dahil pag hindi mo siya nilabas or hindi siya na-train sa naumihi sa parang wee-wee pad, so mag-iihi siya dito sa carpet. So, kung nakikita niyo po, puro carpet yung bahay namin. So, kung hindi mo siya ilalabas is mahihirapan ka din maglinis ng carpet. So, ayan ang sa mga nani dyan na gusto mag-apply sa as a household worker. So, isa po ito sa isang job responsibility natin kung merong aso yung mga amo natin. Pero kung wala naman, so okay lang po yun. So, kung talagang may aso, is talagang obligado ka na ilabas sila. Pero, enjoy naman maglabas ng aso kasi nakakalibang din siya. Alam niyo naman ang mga aso is talagang ang number one best friend ng mga tao. So, lalabas na kami ni Daisy. So, kahit gano'ng kainit talaga dito sa Abu Dhabi, so talagang ilalabas mo siya kahit gano'ng pakaalikabok, kailangan nating ilabas yung mga aso natin. So, ngayon lalabas na po kami. So, dito sa residence area namin, merong mga common area or merong designated area kung saan ilalabas yung mga alagang aso, mag-uwi-wiwi. So, dun mo rin siya dadalhin. So, malapit lang naman. So, may mga access card din dito. So, dito, kapag sa abroad, kapag maglalabas ka ng aso, so, kailangan meron kang mga poop bag. Hindi katulad sa Pilipinas, na kapag naglabas ng aso, ay iniiwanan na lang sa daan. So, dito po, hindi po pwede yun. So, kailangan meron tayong poop bag. Let's go, Daisy. So, ayan. Ito lang naman yung damuhan dito. So, hintayin ko lang mag-wiwi si Daisy ng ilang wiwi. Tapos, balik na din kami uli sa bahay. So, sa mga household worker dyan na nagpaplano pa lang na mag-apply dito sa abroad as a household worker, so, tandaan po natin na yung ibang mga employer talaga mahilig sa aso. So, kailangan po maging handa tayo doon at maging aware tayo. Kung halimbawa naman na may mga allergy tayo sa mga aso, so, inform nyo lang din po yung amo nyo, di ba, para alam nila kung may allergy tayo or wala. So, usually naman sa mga Westerner, so, nagtatanong sila kung okay lang ba sa'yo na merong alagang aso or may allergy ka ba sa pusa or sa aso. Ayun pala, hindi lang din aso yung alaga minsan ng mga employer. So, minsan meron silang mga pusa. So, ayun. Mas madali sa pusa kasi hindi mo na siya kailangan ilabas. Kaya lang, ang pusa minsan makalat sa loob ng bahay kasi nagkakalkal siya sa mga wall, tapos sinisira niya minsan yung mga upuan. Ang aso naman nakakatawa kasi parang may bonding din kayo ng aso. So, yun lang maganda sa aso din. Kaso nga lang, medyo matrabaho sa pag-aalaga ng aso. Daisy! So, nakaihi na siya. So, nagmamas lang ako ngayon kasi may sunstorm dito ngayon sa UAE. At talagang mainit. Kaya naman ito, nakikita nyo, nakasumblero pa ako. May sunglass ako kasi talagang masakit sa mata dahil lalo na pag summer dito talagang sobrang init. So, nagpi-50 degree dito. O, yun, very pasanayan na din. Usual lang dito yun sa Middle East. So, sa mga OFW dyan, sa mga nani na gusto mag-apply as a household worker, so, kailangan po talaga, hindi rin tayo maselan sa init.
So kahit na mainit talagang kailangan nating ilabas yung mga alaga nating aso. So saglit lang naman to sa paglalabas ng aso dahil isa to sa responsibility natin kung ang mga amo natin eh may mga alagang hayop. Ganun talaga, wala tayong choices. So dito, ayan, ito yung mga designated area dito sa mga aso. Maganda siya, tapos malawak. Tapos kailangan syempre yung pagtapos ng magwiwi yung aso mo or magpupup, kailangan dadampotin mo yun. Pagkadampot, syempre, kailangan itatapon mo siya din sa designated area ng mga poop din. So, ganun po dito. Lahat organized dito. Hindi katulad sa Pilipinas na kapag may alaga tayong aso, tapon dito, tapon doon, or hindi natin dinadampot, which is hindi maganda. So, dito po, mainam din at tututo tayo sa mga puti na ganun sila mag-alaga ng mga hayop nila at ganun din sila mag-ingat dun sa environment nila. Nakabalik na kami dito ni Daisy sa bahay. So, yun lang, napakadali namang trabaho yon. So, lalabas mo lang, tapos saglit lang naman, wala pa yatang 5 minutes, balik na uli. So, ayun lang po yung isa sa binibigay kong idea sa mga nanny o sa mga household worker na nagpaplano pa lang na magtrabaho dito sa UAE, lalo na kapag ang mga amo is mga Westerner, mga European. So, ayan, mahilig sila sa aso or sa pusa. So, kailangan maging ready tayo dyan. So, kung may allergic naman po tayo sa mga aso or sa pusa, pwede nyo naman pong sabihin sa kanila, diba? So, para alam din nila. So, yun lang po, madaling-madali lang yung trabaho natin dito. At syempre, pinakamainam is kumikita tayo ng pera, diba? Labas-labas lang ng aso. Dahil sa Pilipinas, medyo mahirap po siya talagang kitain. Pero dito, diba, at least kahit na nabibilad tayo ng konti sa init, talagang malikabok, yung tis-tis lang po talaga. Yun ang kailangan natin pag nagtatrabaho dito sa Middle East o kahit sa ipamang ibang bansa. Talagang tis-tis lang sa init. So, yun lang po at magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong mga kapwa ko OFW. God bless po. Bye!